Maraming salamat sa kortesiya. Kindly sit down po. Alam kong nagmamadali na kayong lahat dahil nakapag-o-taking na kayo. Alam kong gusto. Nagmamadali ba kayo? Okay lang makinig kayo? Ay, mga 10 minutes lang ako magsasalita dito. Pero may mga paalala po kung gustong sabihin. Bibilisan ko lang po. No? Alam kong iba sa inyo ngayon pa mag-date dahil... Bale, sino yung mga nag-date na kahapon dito? Kunwari pa kayo. Yung mga... Sigurado yung mga magpupulis dito, dalawa yung girlfriend yan, sigurado. Bakit? Hindi ba totoo? Halos lahat ng pulis, dalawa asawa. Kaya nga gusto nyo magpulis. Sino gusto magpulis dito? Yung totoo. Huwag kayo magsinungaling nga. Baka mamaya lalapit kayo sa akin tapos hingi kayo ng tulong magpulis. Sinong gusto magpulis? O, sinong gusto mag-asawa na marami? O, tiyan mo? At least honest. O, hali kayo. Lahat yung honest. Hali kayo dito. Anyway, Attorney Ramil Gabaw, ang ating chairman ng PRB of Criminology. Sir, good afternoon po. Dr. Jerry Canyo, ang ating presidente ng Pcap, Dr. Ruben Santa Teresa, ating member po ng PRB, Attorney Omaima Gandamra, ating officer in charge. Bakit nawala? Baka sinasabotahe ako ni Trillanes, ha? Dito ba sa? Hindi, ah. Kaya alam mo, minsan nagsasalita ako sa... Isang, kahit saan ako pupunta. Minsan tinatanggal, nawawala yung microphone, yung tent na... Hindi ko alam baka gusto niya akong patayin. Mauna muna siya. Wanted ba naman siya? May warrant yata yun eh. Anyway, dito rin po si Dr. George Fernandez, member po ng PRB, Attorney Omaima Gandamra, officer in charge ng PRB Secretariat. Sa lahat ng mga criminologists, magandang hapon po sa inyong lahat at congratulations po. And ako po bilang isang Dabawenyo, probinsyano, siyempre po proud po ako na ang inyong top-notcher ngayon ay mula po sa Davao at isa po siyang Muslim na Maranao. Palakpakan po natin ang ating... And from John Paul College po. Kaya yung may-ari, nandito rin si Ma'am April Evangelista. Palakpakan natin. Alam niyo, Assalamualaikum sa mga kapatid kong Muslim. At alam niyo, gusto ko lang po ikwento sa inyo. Sa Davao, alam ng mga taga-Davao yan at mga Muslim na pantay-pantay po ang pagtingin namin ni Pangulong Duterte sa kanila. At to the point nga, ako mismo pumupunta doon sa mga mosque sa pinakamalayo. Kasi... Every year po, may pinapadalang mga talagang deboto na mga Muslim na pupunta po sa Mecca. Once in a lifetime lang po ito. At hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon makapag-hajj po. Yung sa Saudi po yan. Pinipili namin yung pinaka-deserving at yung pinakamahirap po na hindi talaga maka-afford na pumunta sa pinakamalayong mosque. Yun ang pinipili namin. Mahal po ni Pangulo yung mga Muslim sa Mindanao at gusto niya pong magkaisa tayo dahil para sa pareho naman po tayong Pilipino. Ako naman, saan yung top-notcher kanina? Ayun. Alam mo, sa totoo, mga Maranao, marami pong nagninegosyo sa Davao na mga Maranao ng mga DVD. Makita niya, di ba, sila po yung nagpo-produce ng mga DVD. Alam mo, sumasakit yung dibdib ko minsan dahil hinuhuli sila pag merong nagre-raid doon sa mga sidewalk po. Isipin nyo, 25 pesos lang yung puhunan nila. Ang benta nila, 40. Kikita sila 15 pesos para po maghanap buhay. Minsan may nagre-raid sa kanila. Kaya kami ang nagsasabi sa mga sidewalk, sabi ko, papunta na yung mga taga-Maynila. Sabi ko, ligpitin nyo na yung mga... DVD niyo. Di sumasakit yung dibdib namin, makikita mo, sa sagasaan ng pison. Tapos, naghahanap buhay. Basta para sa amin ni Pangulo, wag lang droga. Hanap buhay kayo ng maayos. Hindi naman natin kayang sagutin lahat ang problema sa ating lipunan. Nag-negosyo lang sila ng maayos. Sumasakit dibdib namin sa sagasaan pag nahuli sila. At suki rin po ako nung unang panahon ng mga DVD. Yung anak ko nga dati na
nanonood kami ng nursery rhymes. Doon ko binibili yon. Yung nursery rhymes. Minsan, yung pelikula po ni Philip Salvador, nabibili ko rin po doon. Para. Ito. Abas. Yung number one. Yung totoo lang ha, di ba? May maraming nagbibenta dyan sa sidewalk. Pag nanonood ako ng nursery rhyme noon, di ba? A, B, C, D. Ang naraparati ko narinig. Kaya yung anak ko, nagtataka ako. Kasi yung anak ko rin, number three top notcher pala sa CPA last year po. Dito rin po sa PICC. Nakaka-proud po dahil, siyempre, anak mo yon. Baby pa yon, nakikinig yun ng nursery rhyme. Yung sa mga DVD ng Maranao. Ang sinasabi doon, marinig ko, A, B, C, D, C, D, C, D. Pirated pala, kaya tumatalon yun. Di ba minsan yung mga CD na nagpa-pirated, bumabalik-balik? Nagtataka ako sa anak ko, A, B, C, D, C, D, C, D. Ano nangyari sa anak? Yun pala napapakinggan niya sa pirated na CD. Nene, mahal po namin ang aming mga kapatid natin, Muslim. Sino po mga Bisaya nandito po? Bisaya, daghan man dahil Bisaya, dere. Ilonggo. Linte, damo sa Ilonggo. Alam niyo ba mga Ilonggo, kamag-anak ko yan? Tingnan niyo ang tawag sa inyo, Ilonggo. Diba, Bong? Puro kayo. Gusto niya yata puro kalokohan. Anyway, isa po sa aking susuportahan rin po bago ko makalimutan itong bill no sa Senado, yung PNPBF, PBJMP and Bucor Height Equality Act na nakita ko kanina. Maraming hindi aabot po. Pero alam kong gusto, hindi ko alam bakit gusto niya talaga magpulis. Gusto niya magpulis? Hindi ko alam kung bakit. Gusto niya malaman? Meron akong ikikwento sa inyo. Noong 2016, pinangako ni Pangulong Duterte na idodoble niya yung sweldo ng pulis, militar. Alam niyo, kasi po ang militar, sila po yung frontliner sa gera. Marahil po masakit sa loob ni Pangulong Duterte. Ako mismo, kasama kami. 10 times kami pumunta doon sa gera ng Marawi. Naabutan pa namin, nagbabakbakan sila roon, narinig pa namin. Alam mo, marahil masakit po sa loob niya. 166 na sundalo ang namatay. Pero kung hindi niya po tinapos yung terorismo sa Marawi, marahil po ay delikado tayo. Very dangerous po yun si Hapilon, yung mga mamauti. Kung hindi niya tinapos yun, delikado ang Maynila, delikado ang Cebu, Davao, dahil sa mga teroristang yon. So iniisip parati ni Pangulo yung kapakanan ng kararamihan po yun sa decision niyang yon. Ngayon, ito namang mga sundalo, sila yung frontliner. Police, sila rin yung frontliner. Pero makikita niyo po ngayon ang police, ginagalang. Nire-respeto. Ako, nag-aaral po ako dito sa Maynila noon. Takot na takot ako sa police. Minsan, sa mga checkpoint, ako yung, sabi ko, ayan na yung police. Takot na takot ako dahil uso yung mga hinuhulugan na pagbibintangan. Pero ngayon, disiplinado ang police at talagang ginagalang. Dahil suportado sila ng gobyerno. Yung police ngayon, nire-respeto, nalalapitan. At yun po ang gusto ko, kayo, kung magpupulis po kayo, ipagpatuloy niyo po yun. Pakiusap po namin. Suportado namin kayong lahat. Naging police kayo, Bureau of Fire kayo, BJMP kayo, o saan man, Bucor man po. Sa abot po ng aking makakaya ni Pangulo Duterte, suportado namin kayo. Sa totoo lang ito, may mga kaso dyan yung mga police. Hindi namin pinapabayaan. Kasi alam namin, lalong-lalo na po in line of duty. Yung mga nagtatrabaho, sinusuportahan talaga namin yun. Magtanong na lang kayo sa mga police. Meron dyan, magkakaso, basta suportado namin kayo. Ito, babanggitin ko na lang rin po sa inyo. Meron rin po akong na-file sa Senado. Babasahin ko na lang po itong speech ko. Mamaya ako na ipatuloy yung aking kwento. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon sa akin. Tinatanaw ko po malaking karangalan ang makasama kayong lahat sa special na araw na ito.
I congratulate the passers of the November 2019 Criminologist Licensure Examinations and new members of the Philippine Criminologists Association of the Philippines. I hope to see you soon as members of the Philippine National Police, the Bureau of Fire and Protection, the Bureau of Corrections, and other government agencies. Hindi ko po pinapalampas ang ganitong okasyon dahil malaki ang aking pagpapahalaga sa mga miyembro ng PNP, BFP, at Bucor, at kung saan kabilang ang mga karamihan ng ating mga licensed criminologists. Hindi basta-basta ang profesyon na inyong pinili dahil lagi kayong malapit sa panganib at araw-araw nakataya ang inyong buhay. Kaya naman po, bilib po ang inyong Kuya Bongo sa tapang at lakas ng loob ninyo. As fight fighters, correction officers, police officers, and forensic experts, you are vital in creating a peaceful, orderly, and just society. Without a doubt, our criminologists serve as the backbone of our nation's law enforcement and public safety efforts. Kaya naman po, nang umupo ang ating Pangulo sa Malacanang, inatupag niya kaagad na madoble ang sahod ng miyembro ng PNP, Armed Forces, Bureau of Jail, BFP at iba pang kaugnay na ahensya. At noong 2018, natupad ito na pinirmahan niya ang naging batas na po ang Congress Joint Resolution number 1. Muntik na po itong hindi natuloy. Alam niyo, ako inutusan ni Pangulo. Sabi niya, sabihin mo sa mga senators at congressman, pag hindi niya natupad yan, sabi niya, magre-resign po siya dahil mapapaya siya. Para sa kanya, mas importante ito kesa sa train. Kasi naintindihan niyo po ang trabaho ng ating mga police. Dati, 14,000 yata yung entry position. Ngayon, I think 29,000. Kaya madami po ang gusto ng police ngayon. At siguro gusto niyo rin pong magsilbi sa ating bayan. Gusto niyo bang malaman meron pang isang dahilan kung bakit dinoble yung sweldo ng police? Huwag muna kayong maingay sa mga police dahil hindi pa naman po kayo police. Gusto niyo malaman? Ang pangalawa pong rason na dinoble yung sweldo ng police kasi karamihan po sa kanila doble yung asawa. Hoy, huwag niyo tularan ha. Ikaw Ipe, huwag kang sumabat diyan. Ikaw marami kang asawa. Si Ipe ito, nakalimutan ko tuloy. Hindi ko na po kailangan ipakilalat si Ipe. Marahil po, isa tong kaibigan ko talaga to. At alam nyo, pag meron kayong kabutihang nagawa sa isang syudad, ina-adapt po yan na adapted son of a city or of a province. Si Philip Salvador po, adapted father po siya ng Davao City kasi po nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Wala. Wala. Huwag ka na mag-explain. Sa presinto ka na magpaliwanag. Kita mo. Kita. Hindi. Mabait. Hello. Hindi, Ipe. Upo ka lang muna. Huwag ka na. Alam mo, upo ka muna. Upo. Wala nang... Diyan ka hello. Muna. Wala nang maniniwala sa'yo. Ano ka ba? Ganito po yun. Graduate si to. Ano ka ba? Si Ipe... Kaibigan namin yan ni Pangulo. 2004, pumunta yan ng Davao. Gusto niyang gawing pelikula ang buhay ni Mayor Duterte. Alam niyo po, si Mayor sa Bisaya pa, kinikilabutan. Kanang hilasan siya. Mataas yung hilas niya sa buhay. Mawalang galang na po yung Honorable Christopher Lawrence Go. Sabi ko, kumari lang pero nalagay niyo na po. Huwag niyo lang po lagyan ng Honorable. Tingnan niyo yung opisina ko sa Senado. Walang nakalagay na honorable. Bongo lang talaga yan. Nung na-appoint po kami ni Presidente Duterte bilang secretary, walang honorable yung mga appointment papers namin. Dahil para sa amin, kami po ay public servants tulad po ninyo. Tagapagservisyo po kami ng tao. At yung posisyon na ito ay temporary lang po ito. Ayaw naming lagyan sana ng honorable. Pansinin niyo po si Pangulo. Yung kanyang letterhead, walang nakalagay na His Excellency. Ayaw niya. Hindi... Pwera lang po yung diplomatic letters na mula sa ibang bansa papunta sa kanya, foreign diplomatic letters, ay may nakalagay. Pero manggagaling sa kanya, wala. Dahil kinikilabutan po siya. Ngayon si Ipe, pumunta to ng Davao, gusto niyang gawing pelikula yung buhay ni Pangulo. Sabi niya, Bong, ikaw na, alam mo si Mayor, ayaw niyang tanggihan yung tao ng harap-harapan. Sabi niya, Bong, sabihin mo, kahit na maging kaibigan kami, maging kumpare kami, okay lang sa akin. Ang problema po, naging totoo po, naging kumpare kami sa 4 na anak niya sa Davao.
Hindi totoo yun. Then, sige na. Ipe, mamaya ka na mag-explain. Huwag mo muna interrupt. Ganito po, gusto niya talagang gawing pelikula. Kasi yung panahon na yun, sobrang in demand yung pelikula ni Mayor. Sabi niya, Bong, kausapin mo si Ipe, sabihin mo sa kanya, hayaan na natin pagdating ng panahon kung pumayag yung mga anak ko, sila Mayor Sara, na isa pelikula yung buhay. Ako naman, naging malapit ako kay Ipe, hindi ko po alam paano sabihin sa kanya na ayaw talaga ni Mayor. Alam mo, isa lang naisipan ko. Sabi ko, Ipe, alam mo ba na ikaw na yung pang-apat na artista na pumunta ng Davao na gustong gawing pelikula? Sabi ko ba, alam mo ba, yung tatlo patay na? Sabi ko, wag mo nang antayin na yung ikaw pa ang mamatay. Ayun, tumigil siya. Takot na mamatay. Sino bang hindi takot mamatay? 34 anak mo. Oh, naniwala na naman kayo. Bakit maniwala? Joke lang yun. Kayo naman, oh. Nabisto tuloy. Kanina, tingin ko kanina, nung marami nagpapapicture, sabi ko, may narinig ko sa isang tabi. Sabi na si Ipe, kahit na 66 years old na, may dating pa raw at saka may asim pa raw. Alam nyo, totoo po yan. Dahil nung isang araw, saan ba tayo na isang araw? Sa Hulo. Di ba? Hulo tayo. Ang init ng panahon. Sakay kami ng sasakyan, tapos nag-boodle fight kami. Nakita niyo sa picture ngayon sa mga newspaper. Ang init ng panahon, nakita ko yung... Alam mo to si Ipe, pawisin to eh. No, nakita ko yung t-shirt niya, yung kilikili niya, naamoy ko, sabi ko, totoo talaga ang asim. Ma'am, we've been sitting down together kanina pa. Ma'am, do I smell that way? Ma'am, huwag kayo mag-alala, binigyan ko ng tawas. Sabi ni Ipe, effective daw yung tawas kesa sa deodorant niya. Kasi yung deodorant niya, kakabili niya ng deodorant, hindi talaga effective. Yung tawas raw, bili ko tatlong piraso, 10 piso, effective. Sutil. Magkano ba yung tawas dito? Magkano yung tawas? Piso lang. Manapamahal yata ako. Gusto, seryoso muna tayo. Mabait po ito si Ipe. Sinamahan niya talaga ako nung nakarang eleksyon. Sila ni Robin Padilla. Alam niyo, si Robin, kawawa po dahil sumakit yung likod niya. Sinamahan ko sila, nagpa-MRI po ni Robin. Si Robin naman po, may nakitang medyo dito sa kanyang spinal. Kailangan niya pong mag-rehab. Si Ipe naman, pinas-check ko, sinilip namin sa MRI. Alam niyo, 1 week niya ako hindi sinamahan sa ikot namin sa mga nasunugan. Nung tiningnan namin yung resulta, sinamahan ko sa doktor, gumano yung doktor, sabi niya, Dok, ano bang nakita mo? Kay Robin, medyo masama, kailangan na rehab. Si Ipe, may tumubo ba? May cancer ba? Dok, sabi ko, ayoko mawala ng kaibigan. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sabi niya, wala naman. Bakit? Anong bang sinisilip mo dyan? Sabi niya, wala akong makita. Bakit? Parang malungkot yung mukha ng doktor. Wala nga akong makita. Bakit wala kang makita? Wala nga akong makita sa MRI. Bakit? Pudpud ng lahat. Walang pudpud kay Philip Salvador. Bombo. Sino bang hindi mapudpud? 34 yung anak. Ay! Sige na nga, huwag ka na. Ayan, wala. Ayan, wala akong sabihin sa kanila yung totoo. Sino nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? No. Napanood niyo yung Masahol pa sa Hayop. Joe Pring. Dami niyang pelikula. Ngayon po, meron siyang gagawing pelikula. Bago. Alam ko na yung title. Alcohol. Walang patawad sa mikrobyo. Bago yun. Sige na. Mabait po ito si Ipe. Ako naman po, ang advocacy ko sa... Marami na po ako na file sa Senado. Yung Malasakit Act of 2019. Let me explain po. Marahil hindi kayo interesado dito sa Malasakit Act. Meron na tayong 62 Malasakit Centers all over the country. Ano po ito Malasakit Center? Di ba nung unang panahon, meron kayong bill sa government hospital? 67,000. Lunes, pupunta ko kayo sa PCSO.
madaling araw pa lang, pipila kayo, hingi kayo ng tulong. Martes, pupunta kayo ng DOH. Huwebes, Miyerkules, DSWD PhilHealth. Ubus yung panahon ninyo, ubus pa yung pamasahin ninyo sa kakapila at humingi ng tulong sa mga iba't ibang ehensya ng gobyerno. Minsan may balanse pa kayo, mangungutang pa po kayo. Yun po ang totoo. Ngayon, kung may malasakit center na kayo, meron kayo dito sa PGH, dyan sa Heart Center, Children's Hospital, Valenzuela, 62 na po yan all over the country. Lapitan nyo lang po, nasa loob na ho ng hospital, na one-stop siya po ito. Yung apat na ehensya ng gobyerno, nandudun po sa loob ng hospital para magbigay tulong po sa inyo. Zero balance po ang target ng malasakit center po. At kung may, minsan po may pondo iniiwan si Pangulo, yun po ang tutulong. Apat na ehensya plus yung pondo po mula kay Pangulong Duterte. Ulitin ko, ang malasakit center ay inyo po yan, sa tao po yan. Wala pong politika dito sa malasakit center. Pag hindi kayo tulungan ng malasakit center, pagalitan nyo. Sabihin nyo, hoy, Pilipino ako, karapatan ko yan, aking pera nyo naman talaga yun eh. Sa totoo lang, inyo po yun. Bakit pa natin pahirapan yung Pilipino? Ngayon, we require them to put express lane para sa mga senior citizen, sa mga disabled. Hindi na ho kailangan pang pumila pa. Diretso na po sila. Pati yung mga senior citizens po, diretso na. Tulad ni Philip Salvador, senior citizen. Oh, bakit ako na naman? Halimbawa lang, para maalala nila, kasi 66 years old na ito si Ipe. Anyway, Ipe. Ipe, sandali lang. 66 years old na yan si Ipe, kaya lang po, pareho yung advocacy namin. Yung advocacy ni Philip Salvador ay family planning. Ako health, si Philip Salvador, health family planning. Wala siyang ibang ginawa kundi manganak na manganak na manganak. Yun po yung malasakit center. Ulitin ko po, inyo po yan. At kung sakasakali naman pong meron pong kailangan nyo ng tulong sa pagpapagamot, kahit na kung wala po sa malasakit center, lapitan nyo lang po ako. Handa po akong tumulong sa inyo. Yung operasyon sa puso, heart, cancer, o transplant po. Minsan may mga tinutulungan kami yung papadala sa India. Meron na po kaming ginawa ngayon na consortium po na dito na lang po sila magpa-opera. At yung mga taga-NKT ay ipapatraining namin sa Taiwan. Para magagaling naman po ang mga doctors na Pilipino natin. Kung kaya naman po na dito na lang sila magpa-opera. Kawawa. Minsan mapalayo sa pamilya. Dadalhin yung bata doon papa-opera. Well, lapitan nyo lang po ako. Huwag ho kayong mag-atubiling lumapit po sa akin. Huwag nyo po akong ituring na senador. Ituring nyo lang po ako na kapitbahay lang tayo. O tawagin nyo lang po akong Bongo. Huwag nyo ako tawagin senador. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam na senador na ako. Totoo lang ha. Nandun ako sa Senado, nakaupo ko. Mag-upo kong ganun, pagtingin ko sa pangalan ko, pagtingin ko sa mga katabi ko, puro senador. Lahat po ng binibigyan ng pagkakataon na maging senador, puro mga anak ng presidente, apo ng presidente. Ako po, ordinaryong Pilipino, probinsyano, katulad ni Pangulong Duterte, na isang probinsyanong mayor, ginawang presidente. Ako po, ordinaryong staff ni Pangulong Duterte for 22 years, na ginawang senador. Wala na kaming hihilingin pa sa Panginoon. Ibabalik namin sa Pilipino yung serbisyong para sa inyo. Magsiservisyo po kami para sa inyong lahat. Pagkatapos, uwi na kami ng Davao. Alam nyo naman yun, mas nandun yung comfort zone namin sa Davao City. Ako, masaya na po ako na makapagservisyo bilang senador. Marami nagtatanong, Bongo, bakit ka umiikot sa mga nasunugan sa hulo? Sa Masbate, kahit saan sulok ng Pilipinas pupunta ka, e tapos ng eleksyon. Bakit ka pa umiikot? Ito po ang sagot ko sa kanila. Hoy, hindi lang po eleksyon ang panahon ng umiikot. Ngayon dapat umiikot. Ngayon ang kailangan ng Pilipino. Upuntahan mo sila. Yun naman, hindi lang po nasanay ang Pilipino na pinupuntahan mo sila. Kawawa, bakit? Yung mga nasunugan sa hulo, kaya ba nilang pumunta ng Senado para humingi ng tulong? Ang layo-layo ng Maynila.
tayo ang pumunta ron at makapagbigay man lang ng konting solusyon sa problema nila. At hindi lang po yun, makapag-iwan ng konting ngiti sa kanilang panahon ng kanilang pagdadalamhati. Yun po ang nakakawala ng pagod sa... Sabi na, nakapagod, pero pag nakikita ko yung Pilipino, nawawala po ng pagod ko pag iniikot ko sila. Ngayon, ito po, totoo ito. Kinuwento ko na lang po sa inyo. Lahat po ng senador dyan, halos lahat, anak ng presidente, apo ng presidente. Pansinin nyo, Marcos, may di ba, apo ng, anak ng presidente, may sariling kalye, Marcos Avenue. Mga dating senador, Osmeña, Osmeña Boulevard. Rojas, ito, di ba? Rojas Boulevard. Soto, may sariling hospital. Recto, may apo ng presidente, may sariling kalye, Claro M. Recto. Ako, wala akong sariling kalye. Pero pag dumaan kayo sa mga kalyeng yan, traffic! Di ba mainit ang ulo ninyo? Anong nagpapasaya sa inyo pag nakakita kayo ng traffic light? Ano yung green? O, di hindi nyo ako malimutan. Pakita nyo, go! Pag, abante! Di ba, go! Pag traffic na... Pag, ang problema... Masaya kayo pag go ang nakikita nyo. Ang problema, meron kaming kaibigan na pastor sa Davao, sa Mindanao. Sabi niya, stop! Huwag kayo maingay ha, kaibigan namin yun. Huwag kayo maingay. Kaibigan namin yun. Kaibigan namin ni Pangulo yun. Totoo lang naman po. Lahat po ng binibigyan ng pagkakataon na maging senador, anak ng presidente, apo ng presidente. Ako, gusto niyo malaman kaninong anak ako? Anak ako ng tatay ko. Apo ako ng lolo ko. Tulad ninyo, anak rin kayo ng tatay ninyo, di ba? Pare-pareho lang po tayo. Dinadaan, binibiro ko lang kayo para mawala yung antok ninyo. Happy Valentine's. Tapusin ko lang yung speech ko. Sa ilalim din po ng administrasyong ito, tuluyang na ipatupad ang Bureau of Corrections Act of 2013 na nagpataas ng sweldo ng ating mga corrections officers. Ginawa namin ito dahil nais ng Pangulo na mapalitan ng tamang halaga ang serbisyo at sakripisyo ninyong lahat para sa bayan. The administration is also making sure that the long-term modernization plans of the PNP and AAP are being implemented as scheduled. We also continue to modernize and strengthen the capabilities of the Bureau of Fire and Protection through training and the provision of new equipment such as the brand new fire trucks and equipment we distributed last February 11. The President and I are doing this because we want to make sure that the members of our uniformed services always have the proper facilities, equipment, and training so that they can perform their duties well. Bilang kasangga at boses naman ninyo sa Senado, isinusulong ko ang mga kinakailangang panukalang batas upang mabigyan ang mga uniform personnel ng sapat na tulong at proteksyon. Isa rin po dito ang Senate bill na naglalayong mabigyan ng free legal assistance ang lahat ng opisyal at enlisted personnel ng PNP at AFP kung sakaling makasuhan sila dahil sa anumang nangyari habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. At isa po sa priority bill ko na pinirmahan na po ni Pangulong Duterte, yung Salary Standardization Law 5, yung increasing the salaries po ng lahat ng government workers po from 2020 up to 2023. Isa yon sa priority bills ko, yung malasakit, postponement po ng barangay elections. Baka sabihin nila, wala po akong mga bills na naipasa. Yun po. I also filed the proposed Fire Protection Modernization Act of 2019 so that the Bureau of Fire and Protection can hire more personnel, acquire more modern fire equipment, and train its firefighters, among others. There are also several measures I filed during this Congress aimed to further helping you in enhancing public safety and law enforcement efforts. These are the bill reinstating the death penalty for certain heinous crimes involving dangerous drugs and plunder. The bill penalizing prank callers to emergency hotlines
Number three, the bill establishing a drug abuse treatment and rehabilitation center in every province. Number four, the bill establishing a Department of Disaster Resiliency. Number five, the bill establishing permanent evacuation centers in key cities and strategic areas throughout the country. Alam mo, kawawa yung mga evacuees natin. Taal, volcanoes, earthquake. Wala silang, mga nasunugan, wala silang permanenteng evacuation center. Minsan po, nakandyan lang mga bata, ang lamig-lamig ng sahig. Dapat magkaroon sila ng komportabling higaan hanggang makabalik po sila sa kanilang mga pamamahay. Our uniformed personnel will also benefit from my bill that seeks to provide a national housing development and production and financing program. Hinihingi ko po ang inyong tulong at suporta para tuluyan ang maging ganap na batas ang mga inihain kong mga panukala para sa inyo. Bilang panghuli, nais kong ipaalala na ito po, kayo po ang makakatulong sa amin ni Pangulong Duterte. Tulungan niyo po kami sa kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno, kampanya laban sa kriminalidad, kampanya laban sa illegal na droga. Kung hindi niyo isusumbong sa amin yung korupsyon sa gobyerno, walang mangyayari. So, isumbong niyo po sa amin. Rest assured po with all confidentiality. Ito namang sa kriminal, pag naging pulis na kayo, kayo po yung makakatulong po sa amin ni Pangulo. Ako naman, do not hesitate to approach me. Kung may kailangan po kayo, halimbawa, nag-apply kayo ng police o Bureau of Fire, saabot po ng aking, hindi po ako politiko na mga ngako na kaya kong gawin yan. Susubukan ko po. Basta tulungan niyo po kami ni Pangulong Duterte labanan ng kriminalidad. And next, itong illegal na droga. Galit si Pangulong Duterte sa illegal na droga sa mga drugista. Ako po, galit din po ako sa mga drugista. Ngayon, pag sabi nila pagdating ng panahon, papakulong daw nila si Pangulong Duterte. Ako naman, sasamahan ko siya sa kulungan. Alam niyo bakit? Ginagawa lang niya yung trabaho niya para sa Pilipino. He is 74 years old and turning 75 years old next month. Wala na siyang ibang hangarin sa Pilipino, kundi kabutihan. At pagpatuloy natin yung pagbabagong inumpisahan po ni Pangulong Duterte. Kayo po makakatulong dyan. Sa muli, binabati ko po ang bagong lahat ng mga bagong licensed criminologists ng ating bansa. Isa puso at isa buhay po ninyo ang inyong mga sinumpaang tungkulin ngayong araw. At sana po ay lalong lumago at maging matatag ang Philippine Criminologists Association of the Philippines sa mga darating na panahon. At meron lang po akong gustong ihabilin po sa inyong lahat. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil para sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo.